Magandang araw mga bata! Nagiging lalong makulay ang ating pagsasalaysay sa paggamit ng mga pang-abay dahil ito ay naglalarawan sa pandiwa, pang-uri o iba pang pang-abay. Ngayong may pandemyang COVID-19, marahil sumasagi sa inyong isipan ang sumusunod na mga katanungan. Paano kaya ang aking pag-aaral kung tatagal pa ang pandemya? Kailan ito matutuldukan? Saan kaya makakakuha ang gobyerno ng bakuna laban sa coronavirus? Sa module na ito, ang kaalaman at pangunawa sa sagot ng mga tanong na paano, kailan, at saan ay iyong matututunan. Siguradong mawiwili ka sa ating paglalakbay kaya tutukan mo itong lahat. Ang markahan ay nakafocus sa paggamit ng uri ng pang-abay sa pakikipag-usap sa iba't ibang sitwasyon. Narito ang pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto o MELK. Nagagamit ang uri ng pang-abay, panlunan, pamaraan, pamanahon sa pakikipag-usap sa iba't ibang sitwasyon. Natutukoy ang kahulugan ng pang-abay na panlunan, pamaraan at pamanahon. Nakikilala ang uri ng pang-abay na ginamit sa pakikipag-usap sa iba't ibang sitwasyon. Naitatala ang uri ng pang-abay sa pakikipag-usap sa iba't ibang sitwasyon at nagagamit at nakikilala ang uri ng pang-abay na ginamit sa pakikipag-usap sa iba't ibang sitwasyon. Sa araling ito ay makikilala at magagamit mo ang uri ng pang-abay sa pakikipag-usap sa iba't ibang sitwasyon. Basahin ang kwento at unawain. Sagutin ang mga tanong sa iyong sagutang papel. Handa ka na ba, kaibigan? Sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Una, paano binati ni Claylin si Cassandra? Pangalawa, kailan umuubo at nakakaramdam ng matinding init si Miraflor? Pangatlo, paano inalagaan ng kanyang pamilya si Miraflor?
Pang-apat, saan pumunta ang ilan sa mga kamag-anak ni Miraflor? Panglima, saan dapat manatili upang maging ligtas sa coronavirus? Ang pang-abay ang tawag sa salitang nagsisilbing panuring sa pandiwa, panguri at kapwa nito pang-abay. May tatlong pangunahing uri ito, ang pamaraan, panlunan at pamanahon. Pang-abay na pamaraan kapag ang salitang tinuturingan ay nagpapahayag ng paraan kung paano ginanap ang kilos. Ito ay isang pang-abay na pamaraan. Sumasagot sa tanong na paano. Halimbawa, magandang araw Cassandra, masiglang bati ni Claylin. Tanong, paano binati ni Claylin si Cassandra? Sagot, masigla. Ito ay pang-abay na pamaraan. Pangalawa, pero natulog ako ng natulog at inalagaan ako ng mabuti ng aking pamilya. Tanong, paano inalagaan ng kanyang pamilya si Miraflor? Sagot, mabuti. Ito ay pang-abay na paan. Pang-abay na panlunan. Kapag ang salitang tinuturingan ay tumutukoy sa lugar na pinagganapan ng kilos, ito ay pang-abay na panlunan. Sumasagot ang mga ito sa tanong na saan. Halimbawa, Number 1, kinailangang pumunta sa ospital ang ilan sa mga mahal ko sa buhay. Tanong, saan pumunta ang ilan sa mga kamag-anak ni Miraflor? Sagot, sa hospital. Ang hospital ay pang-abay na panlunan. Number 2, masisiguro mong ligtas ang mga mahal mo sa buhay sa palagiang paghuhugas ng kamay, pananatili sa bahay at pagsunod sa social distancing o health protocols. Tanong, saan dapat manatili upang maging ligtas sa coronavirus? Sagot, sa bahay. Ito ay pang-abay na panlunan. Pang-abay na pamanahon. Kapag ang salitang tinuturingan ay tumutukoy sa panahon ng pagkakaganap ng kilos, sumasagot ito sa tanong na kailan. Halimbawa, una, umuubo ako at nakaramdam ng matinding init paminsan-minsan. Tanong, kailan umuubo at nakakaramdam ng matinding init si Miraflor? Sagot, paminsan-minsan. Ang paminsan-minsan ay pang-abay na pamanahon. Pangalawa, pagkalipas ng 2 linggo, maganda na ulit ang pakiramdam ko. Tanong, kailan naging maganda ulit ang pakiramdam ni Miraflor? Sagot, pagkalipas ng 2 linggo. Ito ay pang-abay na pamanahon. Upang matiyak kung lubusang naunawaan na ang mga tinalakay sa aralin, gawin na ang gawain. Gamitin ang wastong pang-abay na bubuo sa diwang pinahahayag ng pangungusap. Piliin ang sagot sa kahon sa ibaba. Isulat ang sagot sa sagutang papel.
Mahusay mga bata, muli na pagtagumpayan mo ang ilang pagsubok na tunay na lilinang sa iyong kaalaman tungkol sa paksa. Ngayon, ihanda ang sarili para sa mas mapanuring gawain. Handa ka na ba? Simulan na! Buuin mo ako. Gamitin ang mga uri ng pang-abay sa pagbuo ng usapan. Lagyan ng pahayag ang mga lobo sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel.
pinatay mo. Binabati kita sapagkat narito na tayo sa pangwakas na pagtataya. Kaya sagutin mo na ang mga katanungan. Gamitin ang wastong pang-abay na bubuo sa diwang pinahahayag ng pangungusap. Piliin ang sagot sa kahon sa ibaba. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Gamitin ang naibigay na uri ng pang-abay at sitwasyon sa bawat bilang upang makabuo ng isang usapan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Din ang mga uri ng pang-abay sa pagbuo ng usapan. Lagyan ng pahayag ang mga lobo sa ibaba.
ang husay mo. Binabati kita sa sipag at tiyaga mong sumagot sa module na ito. Batid kong marami kang natutuhan sa mga aralin. Hanggang sa susunod na module, kaibigan. Maraming salamat sa pakikinig at paalam!